Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroroon, ay pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng Pilipinas. Agbyag ka, Blokay. Mga kaibigan, bigyan natin ng reaction tong ano, itong muling isiniwalat ni Sekiyama ang mga nakinabang o nabigyang mga vlogger ng mga supporter ni FLM. Kasi parang ang ano dito mga kaibigan, meron dito mga ano, individual vloggers o grupo na mga nabigyan ng tulong ng mga FLM supporters dahil sa kanilang mga hinaing mga kaibigan o kung ano pa bang mga dahilan mga kaibigan, yung marami silang natanggap sa pangalan ng Francis Leo Antonio Marcos sa pamamagitan ng mga supporters ni Francis Leo Antonio Marcos. Yan ang real talk dyan mga kaibigan. So pakinggan natin mga kaibigan at bigyan natin ng reaksyon yung mga ilang pananalita dito ni Sekiyama. Ika nga eh, ang daming pinagpasahan na resibo. Ang dami niyang natulungan ng mga naging kapamilya natin na ngayon lahat pumalikod. Pero sa humanitarian, 1,000 anak na pa ang nagpadala. Pero yeah, ang mga naitulong niya, 6,000, 5,000, 10,000, 11,000. Diba? So yun mga kaibigan, nakita niyo may 5,000, may 6,000, may 11,000. Si ano to, si Ma'am Kika ito mga kaibigan. Si Chess Queen. Diba? Tapos nung humanitarian ni Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan, 1,000 lang yung ano, anak pa niya yung nagpadala mga kaibigan. Isipin niyo mga kaibigan, yung biyayang natatanggap nitong mga individual na to, kung vlogger man ito o ano mga kaibigan, diba? Ibig sabihin nito, nakakatanggap sila ng pera sa pangalan ni Francis Leo Antonio Marcos. Kung walang Francis Leo Antonio Marcos, kasi hoda magbibigay ba itong mga tao na ito ng tulong dito sa mga nasabing vloggers sa ito mga kaibigan? Hindi, sa tingin ko mga kaibigan, di ba? Para, naku, ewan ko na lang, mahirap na lang talaga magsalita itong mga patuting ito, mga walang utang na loob, traitor, ahas. Imagine niyo yun, na dito po sa atin, inasarili, sa pag-humanitarian, ang mga vloggers. Kahit nga piso-piso eh, mm-hmm, 1,000,000 tayo eh. Yes. Di ba? Napakalaking bahagi na noon pagka pinagsama-sama natin at hindi po tayo namimilit. Diba? Pero kayo, dahil nga nagkaroon na ng ganito ng FFCI, feeling ninyo, maaano na kayo, masasakal na kayo, feeling ninyo na talagang makikita na. Kasi talaga naman dapat eh, dahil maraming umaabuso. Yun. Natumbok ni Sekiyama talagang ano, marami ang nakikinabang sa pangalang Francis Leo Antonio Marcos for their personal interest mga kaibigan, yung pansarili nilang ano, kapakanan. Nakakapanghingi sila sa mga ibang supporter for their own personal interest mga kaibigan. Alam naman natin kung sino-sino itong mga to mga kaibigan, di ba? Hindi naman ito gumagawa ng mga humanitarian. Kumbaga, minsan nagpaparapol-rapol ito, minsan nagbibigay ng pakunti-kunti, pakitang tao lang mga kaibigan. Hindi katulad ng ating mansion mga kaibigan na talagang ang purpose lahat ng nalilikom, lahat ng napapag-tagpi-tagping mga donation galing sa FFCI ay napupunta sa humanitarian mga kaibigan. So yung halagang ginagastos ng isang Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan ay napaka-ano lang eh, yung naisishare ng FFCI mga kaibigan is napakaliit na parte lang kumpira sa ginagastos ng isang Francis Leo Antonio Marcos para sa mga humanitarian mga kaibigan. Totoo yan, real talk yan mga kaibigan, di ba? Ang gusto nilang palabasin mga kaibigan na ano, na OFW lang yung ano, ang OFW ay nakikiisa lamang kami, nag-aambag lang kami para sa mayaman challenge ni Francis Leo Antonio Marcos. Pero ang bulk ng ginagastos dito mga kaibigan ay pera pa rin ni Apulakay natin mga kaibigan, di ba? Maraming mga OFW ang nagpapadala ng palihim. Diba? At yan nga yung mga naglalabasan ngayon. Mm-hmm. True. Katulad ni Goddess My Shield, nagpadala siya ng 26,000 kay Delikado Uno na wala akong kaalam-alam. Oh, isipin niyo yun mga kaibigan. Yung kay Delikado Uno, parang ito yata mga kaibigan yung issue na ano, yung na nasagi yata o nagkaroon yata ng yung maliit na banggaan mga kaibigan na involved yung sasakyan mga kaibigan. So walang kaabog-abog yung isang supporter ni Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan is
nagbigay ng ano ng 26,000 pesos para dito sa individual na itong mga kaibigan. So, anong purpose ng mga kaibigan? Diba para hindi mo na istorbuhin pa ang isang Francis Leo Antonio Marcos. Meron ng iba na nagpaluwal para doon mga kaibigan, diba? Yun lang yung ano ko doon, nga komento ko dyan. Sinusumbat ni Baliw na kalbo. Diba? Sinusumbat. Ang nagsusumbat naman mga kaibigan dito, etong si, ano, si Ninya mga kaibigan. Diba? Bakit si Ninya ang magsusumbat? Ba't hindi mismo yung taong involved dito mga kaibigan ang magsalita? Bakit kailangan gamitin mo yung issue na yan para sa pansarili mong ano interest, 'di ba? Para siraan ng isang Francis Leo Antonio Marcos, 'di ba? Oy Ninyo, kamusta ka na? Parang babigla ka nagunaw ah. Ano ba yung mga eklabo-eklabo mong mga pasabog ah? Nagunaw kaya ta bigla ah. Biglang nawala ah. Kaya yung mama maliit. Yung mama nabangga yung sasakyan. Hindi man lang tinulungan ni Yama, pero yung kapatid ko yun nga eh, kasi si Sekya wala naman siya sa position para mag-decide doon sa mga ganyang bagay eh, di ba? Yung FLM community, FLM mommies, FLM mga supporters, sila na yung nagkukusa mga kaibigan, kumukontak nito sa mga tao na to for that purpose, di ba? Gaya ko ako, meron din ako mga napadalahan na ilan-ilan lang naman to mga kaibigan, di ba? Bilang na bilang lang sa aking mga daliri, di ba? Pero ang purpose nun, nung pagbibigay ko ng ano, is para kay Francis Leo Antonio Marcos. Para humupa yung kung anumang issue meron ka kay Francis Leo Antonio Marcos. Hindi kita padadalahan o hindi kita bibigyan ng tulong kung hindi kay Francis Leo Antonio Marcos. Malinaw na malinaw yan. Di ba? Si God is my shield. Nagbigay ng tulong. Mm-hmm. Na wala man lang, wala akong kaalam-alam, tapos babaratan niyo pa ako. Ang sigaw lihiti mo, binayaran nila Mami Jessica ng 20,000. Bumurahin ninyo. Ayun nga eh, bakit laging dinadami niyo ang isang Sekyama? Diba? Tapos itong ano, yung sigaw lihiti mo, sabi nagkaano pa daw ito eh, yung nagka-copyright pa daw ito ng ganito ganyan mga sa mga vloggers, pati sa mansion. Susumbatan ninyo yung boss ko na hindi kayo binayaran. Yung pala nakatanggap na kayo. Si Don Ignacio nakatanggap. Yun nga yung ano sakit niya mga kaibigan eh, di ba? Kumbaga, ako yung, halimbawa, ako yung isang grupo ng rappers. Di ba? Nakipag-usap ako na ganito. O sige, bigyan ka namin ng ganitong halaga. Di ba? Pero yung napag-usapan natin na ganitong halaga, eh hindi natin natupad. Pero yung biyaya naman na dumating sa'yo. Di ba? Galing sa mga supporters. Is considered na yun na as payment, more than payment pa nga yun mga kaibigan, di ba? Kasi hindi naman gagawin ito ng mga supporters. Hindi naman magdo-donate sa inyo o hindi naman magpapadala ng pera sa inyo ang mga supporters. Kung hindi, dahil kay Francis Leo Antonio Marcos, sana yan yung malinawan nyo sa isip nyo para bakit kayo makakapagsalita pa ng mga ganitong bagay na hindi kami nabayaran, hindi kami na ganito, di ba? Eh yung biyaya lang na tinanggap ninyo sa mga supporters ni Francis Leo Antonio Marcos ay higit-higit pa. 'Di ba? Dapat nga hindi kayo nagpapabayad ng ganyan eh. 'Di ba? Hindi kayo dapat naniningil sa isang Francis Leo Antonio Marcos dahil nakikita niyo naman ang ginagawa ng isang Francis Leo Antonio Marcos sa pagtulong na lang, 'di ba? Gap na pala sa mga nanay, pero hanggang ngayon pinagsisigawan niya. Nasa atin ang resibo. Oo. Oh, 'di ba? Nasa nang konsensya ninyo, nakatanggap na pala kayo. So, yun na nga yung ano doon, yun ang pinaka-ano doon mga kaibigan eh. Kung talagang ang interest mo, yung ganito lang ang kunin mo, dapat hindi ka tumanggap ng ano sa mga supporters kasi mas malaki pa dyan yung ano eh, yung naibibigay ng mga supporters. Yun ang talagang pinakamasakit na katotohanan dyan mga kaibigan eh. Kumbaga, itong mga tao na to, ginagamit lang ito nung 13, 14 na Judas, itong mga Judas, ginagamit lang itong mga tao na to. Para lang meron silang i-content at meron lang silang maipalabas sa kanilang channel nila na kasinungalingan laban para kay Francis Leo Antonio Marcos. Lahat talaga ginagawa nila. Pero ito lang ang masasabi ko mga kaibigan. Itong mga Judas, Ahas, Barabas, Estas na to, eh hindi magtatagumpay ito mga kaibigan. Tatawanan lang ito ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Sino ba sila? Diba? Ano bang kain nila? Diba? Kung wala ang Francis Leo Antonio Marcos, wala rin naman sila lahat eh. Diba? O ngayon, nagugunaw na sila unti-unti mga kaibigan. Napakabilis. Pakinggan pa natin. Pinagunuhan na pala ng mga FNM family. Yeah. Tapos maniiningil pa kayo. O oh, diba? Yun na nga yun eh. Ang mukha ngayon. Double Joe party. Ang sige nga.
nasan ang ano ninyo, nasan ang kagigian ninyo? Ang lakas ninyo ng loob ninyo. Tama yun eh, kasi pag nakatanggap ka sa FLM community, ibig sabihin, nabigyan ka dahil sa pangalang Francis Leo Antonio Marcos, walang iba na dahilan. Ito na magpuputa, magsasalita ng masasakit na salita, paniningil, ganito, ganyan. Yung pala, yung mga FLM family, dahil naiintindihan nila yung sitwasyon eh. Yun. Wala si boss, kung nasa labas si boss, napakabilis lang maglabas ng pera. Totoo yan, that's pero true. Pero sila na yung nag-aabono. Yes. Pero anong ginagawa ninyo? Yung mga experience ninyo, ha? Yung mga panggagago ninyo, yung mga pangungulekta ninyo, lahat yan. May ka... Tito, ito talaga ang mangyayari dito mga kaibigan. Sa mga panahon na to onwards mga kaibigan, wala nang mga mommies, wala nang mga FLM supporters ang magpapadala dito sa mga tao na to mga kaibigan, di ba? Sa kabila ng ginawa nila kay Francis Leo Antonio Marcos. Zero na sila. Pagdating sa mga FLM supporters, ngayon gagawa na ngayon sila ng sarili nilang mga supporter. Pero itong mga supporter na to, hihikayatin nila to. Alam mo kung ano mga panghikayat nito mga kaibigan nitong mga to. Eh, gumawa ka ng channel mo, ganito ganyan, tapos akong bahala, ipopromote ko yan para pagdating ng araw kumita ka rin ng ganito ganyan. Ganyan ang pambubola ang gagawin ng mga yan mga kaibigan, para maka ano, so siyempre ikaw naman, uy, ipopromote yung channel ko, ganito ganyan, ganyan ganito. O, di ba? Tapos magpapadala ka ngayon ng pera para sa kanila. O, di ba? Pambulsa nila. Ganun yan, mga style ng mga yan. Mayan. Alam ninyo sa sarili ninyo, nabigyan na kayo, nabayaran na kayo. Dahil sa pagdadrama ninyo. Pero, yun. Alam mo yun, patuloy pa rin kayo sa paninira ng tao. Lalabas at lalabas ang lahat ng katotohanan. That's diba? True. Mahiya kayo sa mga sarili ninyo. Masyado kayong ano, yes, sakim kayo masyado. Diba? Kasakiman. Sakim kayo masyado. Yun na yun. Well said, Sekyama. Masyado ninyong minamahal. Pinagpalit ninyo ang magandang pagkakaibigan. Pinagpalit ninyo yung mga magagandang pinagsamahan yung laban natin dito. Dahil lang sa konting salapi. Kaya ang kakapalit... Yun nga mga kaibigan eh, inggit. Ang pinairal nito mga ito, yung mabubuking na sila na ang dami pala nilang natatanggap na pera sa pangalan ng isang Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Kung di ba naman itong mga hunghang itong mga hudas na ito, di ba? Ang patuting. Talaga ngayon, makita mo talaga, dadapa talaga ang aabutin itong mga ito, di ba? Ngayon, magbalat na kayo ng mga buto ninyo, di ba? Wala na kayong mahihita sa FFCI Worldwide, di ba? Wala nang ano, wala nang makikiisa sa inyong mga agenda, 'di ba? Kasi ang mga pinapakalat lang ninyo ay ano, paninirang puri. Ang mga pagmumukha ninyo. 'Di ba? Makapagmura kayo, makapagsalita kayo ng mga masasakit na salita. Hindi ako pinasweldo ni Ethel, kala ko ba milyonaryo 'yan? Ang ina, Brad. Ang dami na palang nagbigay sa iyo. Ayun nga, 'yun mga kaibigan eh. Masasabi mo pa bang hindi ka pinasweldo? Eh, ang laki na nung tinamasa mo sa pangalan ng Francis Leo Antonio Marcos. Kumbaga, yung mga humanitarian na gagawin mo, eh, nangyayari lang dahil sa isang Francis Leo Antonio Marcos. Di ba? Ano pa? Ano pa kung maniningil ka pa? Di ba? Itong mga ano na to, di ba? Kumbaga, yung, ano, saan yung konsiderasyon doon? Saan doon yung, ano, yung utang na loob? Di ba? Yung pagpapasalamat. Yun lang yung ano ko dyan, eh. Yung limang nanay nagbigay na may $500 pa. Yun. Tapos gusto mo pa sweldo. Yun. Hindi ka talaga marunong makontento, hagip ka. Yun na nga yung sumatotal nun mga kaibigan. Di ba? Talagang ano, pera lang ang ano, ang habol ng mga taong ganito mga kaibigan. Di ba? Oh, di ba? Nagbenta kayo ng mga t-shirt. Nagpaalam ka ba, Jojo? Yun. Kasi labo na naman ito mga kaibigan. Nagbenta ka pala ng mga t-shirt, ha? Kalo kinita mo dyan, ha? Ha? Diba? Para sa inyo yan, eh.
pamilya tayo, kailangan nagkakaintindihan. Dapat give and take. Tama. Diba? Hindi yung pura lang kayo take. Yun. Diba? Ang inihingi lang namin dito ay konting pang-unawa. Habaan pa ang pisi. Pero anong ginawa ninyo? Diba? Masyado kayong naging garapal. Masyado kayong real naging talk. Mga sakim. Real talk yan, mga kaibigan. Puro sariling bulsa nyo na lang ang iniisip ninyo. Real talk ulit yan, mga kaibigan. Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Talagang ang kakapal ng mga pagmumukha nitong mga diba? Doon. Wala kayong may pagmamalaki. True. Diba? Wala talaga sila ipagmamalaki. Wala kayong ano, walang utang sa inyo. Ang Team FLM, si Boss FLM. Wala. 100% agree ako dyan, mga kaibigan. Si Francis Leo Antonio Marcos ay walang utang na loob sa ating lahat. Diba? Kung meron magkakaroon ng utang na loob kay Francis Leo Antonio Marcos, is tayo yun, mga supporter, mga FLM YouTuber, yung mga FLM Defenders Vloggers, tayo ang may utang na loob sa isang Francis Leo Antonio Marcos. Yan ang wag na wag natin kakalimutan. Diba? Na, kung wala ang Francis Leo Antonio Marcos, hindi tayo dito magkakakilala, hindi tayo, wala tayo dito sa community na to, sa YouTube, sa Facebook, sa social media, di ba? Kung wala ang isang pandemic hero, Francis Leo Antonio Marcos, yan ang pakatandaan, mga kaibigan. Kasi, wala kaming kaalam-alam, nabayaran na pala, di ba? Si Lord na ang bahala sa inyo. Kaya nga kayo binigyan, kaya kayo binayaran ng mga tao na to, ng mga... Ayun nga, bakit? Nung nakakatanggap kayo ng ano, ganyang mga salapi, bakit hindi nyo ipinaalam? Diba? Kasi pansarili lang ninyo. Diba? Yun lang yung personal lang na opinion yan, mga kaibigan. Dapat yan, transparent, pinaalam ninyo. Lahat-lahat kung sino yung mga nagpadala sa inyo at nakatanggap kayo. Diba? Mga nanay ko, ng mga kapatid natin, para mabawasan yung alahan namin. Ayun. Pero yun lang nga yun. Patuloy pa rin ang paninira ninyo. Diba? Ang kapal ng mukha ninyo. Eh paano kasi nagamit na sulsulan ng mga demonyo? Diba? Nawala na yung ano, yung salitang basta ako, solid ako, FLM ako kahit anong mangyari. Nawala na yung ibang ganun, mga kaibigan, kasi nabulungan nga nitong mga Judas, mga kaibigan. Eh, diba? Yan sinasabi, bulong ni Judas. Yan lang ang masasabi sa inyo. Ang tigas ng mukha ninyo. Well said, Sekiyama. Hindi lang nobre ang mga pera. Kaya sa lahat po, ah, pakiusap naman po kasi huwag po tayo masyadong mabait. Kung meron po mga issue na ganyan at sinasabi nila, oh, may utang sa akin sa RAT, hindi ako binayaran 20,000, 50,000. Kung may utang sa akin sa sweldo ko, hindi ako binayaran, ganito, ganyan, ganyan. Huwag po kayong basta-basta maniwala. Magsabi po kayo sa amin para hindi... Yun. Kung meron kayong gustong paratingan ng tulong, padaanin nyo muna kay Sekiyama. Sekiyama, tama po ba na ano? Ganito ganyan kasi narinig ko na ganyan, gusto kong tumulong. Di ba? Nakita nyo na lang yung ano, yung suporta ng FLM family. Naalala nyo nung nakaraan na nagkwento si Limor Creation yung tungkol sa paninira sa kanya ni Joklan Jojo, mga kaibigan. Yung tungkol doon sa isang personal na hiniraman o inutangan ng pera ng isang Limor Creation. Ang dami doon, mga kaibigan, na nagpipresenta na ano, na o Sir Limor o Tol Limor, ako nang bahala dyan, ang dami nang, pero hindi tinanggap ni Tol Limor, mga kaibigan. Ang gusto niya galing mismo sa kanyang sariling sweldo yung ibabayad niya sa kanyang hiniraman, mga kaibigan, di ba? Pero ang dami kagad na FLM supporters na gusto sumagot para dyan sa issue na yan. So ganun na ganun din, mga kaibigan, yung nangyayari dito, mga kaibigan. Nagbibigay sila ng issue na ganito, ganyan, ganyan, tapos alam nila kasi na maraming FLM supporters ang magre-reach out sa kanila para, o sige, tutulungan na lang kita, papadala ko sa iyo ganito, ganyan. So walang katapusan, mga kaibigan, yung ano. Kung walang katapusan yung issue na ganyan, mga kaibigan, wala rin katapusan yung issue na may magtutulong, may magpapadala, eh ilan na pala nagbayad, kumbaga sakali, di ba? Parang ganun yun eh. Hindi po kami nagmumukhang tanga. Di ba? Alam po namin, naiintindihan namin na talagang mabait kayo, gusto ninyo na makatulong, mabawasan ng stress. Pero yung ganito na wala kaming alam, nagbigay kayo ng tulong, nagbayad kayo ang nagbayad. Hindi po eh. Di ba? Mas lalo nyo lang pinalalala yung sitwasyon. Kita ninyo yung ginawa nila ngayon?
Nakita niyo kung paano nila napastanganin si Boss FLM? Yun nga, walang mga utang na loob itong mga tao na to eh. O nadala lang talaga ng sulsul ng mga hudas, mga kaibigan, di ba? Na ako, may paninindigan ako na tao, makikiisa ako sa mga hudas, nang dahil sa maliit na bagay na ano, na ay oo nga kasi hindi ka na ganito, hindi ka na ganyan, hindi ka na bayaran, hindi ka na ano, usama ka sa amin. Di ba gagamit? Para may magamit kaming issue. Yun lang naman yung purpose niyan, mga kaibigan eh. Para may magamit silang issue. Nakita nyo naman yung issue na yan. Samba nila ginagamit na channel? Sa channel ni Ngak-Ngak Pablo. Sa channel nito ni, ano, ni Joklan Jojo. O di ba? Yan ang mga ginagamit nila, mga kaibigan, ng mga dahilan, mga kaibigan. Pero wala nang maniniwala sa kanila, mga kaibigan. Dahil nasiwalat na rito sa mga pananalita ni Sekiyama at sa mga resibong ipinakita ng mga taong nagpadala ng tulong sa kanila. Di ba? Sa pangalan ni Francis Leo Antonio Marcos. Ako, kung paano nila ako murahin ng sigaw lihiti mo, na yun pala, nakatanggap na pala sila? Yun nga, ano, ako, sabi ko, puta, sigaw lihiti mo to, puta, na idol ito eh. Kasama to ng mga Browns ko, puta, talagang, yung mga kanta nito, talagang, yung mga tagos sa puso, mga kaibigan eh, di ba? Para lang pala sa pera yung ginawa yun, di ba? Hindi, para sa kung hindi. Kasi sinasabi nyo noon na solid kayo na kung si Apo nga ang umpapagawa, hindi nyo sisingilin. Eh. Pero bakit ganito, di ba? Buti sana kung wala kayo natanggap sa ibang mga supporter eh. Di ba? Pero meron eh. Di ba? Talagang hirap talagang ano yun eh. Pag sa nabulungan talaga ni Judas, nagamit lang kayo nila Ngak-Ngak Pablo. Naku, itak ng patuting. Huwag kayo pagagamit sa mga yan. Na mga bayad, na mga pera? Diba? Wala kayong konsensya. Kaya naman lang na mawala kayo dito sa FLM family. Dahil ang mga tao dito ay hindi sakin. Totoo kami magmahal. Tama. Hindi kami katulad ninyo na pera-pera lang. Ang tama lagad. Yan. Tama yan, mga kaibigan. Pag walang pera, eh hindi ako magtatrabaho. Diba? Yun. Parang ganun, mga kaibigan. Ano ba? Pera ba? Yung pagsuporta natin kay Francis Leo Antonio Marcos? Hindi eh. Tumatanaw tayo, humahanga tayo, o tinatanaw natin ng malaking utang na loob sa isang Francis Leo Antonio Marcos, yung ginampanan niya noong panahon ng pandemic at yung mga ginagampanan pa niya sa mga panahon na ito, mga kaibigan, sa mga humanitarian, di ba? Yung mga Cagayan, yung mga Rizal, yung Montalban, yung Alabang, mga kaibigan, di ba? Nakakulong ang isang Francis Leo Antonio Marcos, pero anong nasa isip, mga kaibigan, di ba? Oh, may mga supporter tayo na nagkukusang loob na magbigay ng kanilang mga tulong. Sige, tatapatan natin ito, dadagdagan natin ito at ibahagi natin sa mga tao. Di ba? Nasaan doon yung kasamaan sa isang Francis Leo Antonio Marcos? Di ba? Nakita nyo naman yung hirap ng sitwasyon ng isang Francis Leo Antonio Marcos sa mga oras na ito, mga kaibigan. Pero anong iniisip ng isang Francis Leo Antonio Marcos? Ay yung makatulong pa rin sa mga taong nasa laylayan ng lipunan, di ba? Yan talaga yung ano, talagang yan ang pinakatalagang hinangaan ko. At hindi mababali yung paghanga ko sa isang Francis Leo Antonio Marcos. Yung katapatan ko sa isang Francis Leo Antonio Marcos ay laging mananatili. Hindi ko ipagbibili ang aking katapatan kay Francis Leo Antonio Marcos. Abiyag ka, Apulakay. Ah, ganyan kayo. Pagka walang pera, no? Wala. Bibitawan ninyo ng ganun kadali si Boss FLM. Pagkatapos ninyong pakinabangan, 'di ba? Tapos meron pa dito itong mga ulupong na tumakay bigla, sinasabi na isang taong kong pinagtanggol, 'di ba? Ito na. Utang na loob pa ba sa iyo 'yon, ha? Sinabi ba sa iyo ipagtanggol mo siya? Oh, 'di ba? Ngayon sasabihin niyo na ano nung pinagtatanggol namin. Mga ulupong, yung pagtatanggol ninyo kay Francis Leo Antonio Marcos ay mga huwad, huwad na pagtatanggol. May pansarili lang kayong interest, kaya nyo ginagawa yung mga pagtatanggol na sinasabi nyo yan. Pero napatunayan namin nito na huwad lahat ng pagtatanggol na inyong ginawa dahil sa kahudasan na ginawa ninyo, mga peste. Mga manggagamit lang kayo. Talaga, totoo. Kasi kung wala kayong mapapala, wala. Nga nga, diba? Talaga. Kaya hindi ko nga alam eh kung saan sila kumukuha
parang kumarap pa. Ang kapal ng mukha ninyo. Talaga? Kung bibisitahin yung mga kaibigan yung ano, yung mga channel nitong mga to, mga kaibigan, itong mga ahas, puta, kikilabutan kayo mga kaibigan. Hindi ko alam kung saan pang humuhugot ng kapal ng mukha magsalita itong mga to. Diba? Lalo to si Ngak-Ngak, naklang puta, nakakadiri, pakinggan yung mga sinasabi mga kaibigan. Yung mga, ano, talaga, makikita mo talaga mga kaibigan na yung tunay na kulay, yung tunay na ugali, yung tunay na hilatsa ng pagmumukha niya, eh talagang ito na yung natural niyang klase ng pagkatao mga kaibigan, di ba? Ganun na rin ito nila jokla kung sino pa yung mga kasama nito mga kaibigan. Pero, hindi solid lahat ito mga kaibigan. Merong babaliktad rito. Nagparamdam na, nagpakita na ng ilang ebidensya mga kaibigan. Antayin lang natin yung talagang pagsabog nito. Kaya mas mainam yan, magpatulpo kayo. Yun! Yan ang pinaka the best. Diba? Kasi kapag ka sa korte... Naku, pag nagpatulpo to, 19.8 million Pilipino subscriber ang magkakaroon ngayon ng ano, ng debate dito mga kaibigan. Syempre, babahain ito ng mga comments mga kaibigan doon sa live ano, sa live reaction ni Rapi Tulpo mga kaibigan. Talaga to magkakaalaman dito mga kaibigan, talaga magkakagisahan dito mga kaibigan, magkakaalaman ng baho yung mga tinanggap na pera, yung mga ganito ganyan ganyan, yung mga nakinabang, naku, lalabas lahat dito. Oh, talaga. Okay. Diyos ko, kailangan nyo pa mag-uwian dito. Kailangan pa ninyo ng abogado. Eh, mukha namang wala kayong pang-abogado. Baka akala nila, bibigyan sila ni Rapi Tulpo ng pang-abogado. Lalo-lalo na to si ano, na si Ann Ali mga kaibigan. Akala nila, sasagutin ni Rapi Tulpo yung ano, yung abogado mga kaibigan na kasiguran sa ganyan-ganyan. Malabo yan mga kaibigan kasi Muslim si Ann Ali mga kaibigan, 'di ba? Alam naman natin, laki ko naman pinagdidiinan niyan mga kaibigan, 'di ba? Kukontak ngayon si Sir Rapi ng ano, ng Muslim Appeal ng isang imam, o yung tagapagsalita ng isang Muslim, tapos sasabihin niya na ganito, dapat ba natin itong kampihan o ano, hindi. I-disgrade pa yan ng mga Muslim mga kaibigan, yung mga ganyang klase ng pagkababae, hindi nila kailangan yung ganyan kasi nakakahiya yan sa kanilang ano, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang ipinatutupad, sa kanilang pananampalataya. Diba? Kasi unang-una sa lahat, itong si Lolo, pinagmamalaki niya na kakasuhan niya ako, binibilang niya, yung mura ko sa kanya. Tungaw ka pala talaga. Tungaw ka palang lawlaw ka eh. Public figure ka eh. Anak ng patuting ka, kung makapagmura ka nga dyan sa loob ng bahay mo eh. Sa mga taong nakapaligid sa'yo eh, ganun-ganun na lang. Tapos ikaw pa may ganang ano? Anak ng patutik ka. Kakahiya ka. Okay. Diba? Hindi ka private citizen lang lang. Tama. Private citizen. Admin Alaysani. Then, ha? Tandaan mo yan. Vlogger ka. Public figure ka. Kaya huwag ka magmalinis dyan. Kahit murahin kita segundo ang buhay mo, hirayupak ang hinto. Tama yun. Kahit nakutsain ka namin, segundo ng buhay mong lawlaw ka eh, pwede namin gawin kasi nasa social media ka eh. Kailangan ready ka sa mga batikos tayo. Di ba? Ganun lang yan eh. Dutang kang babae ka. Wala ka magagawa. Choice ko yun. Yes, diba? That's true. Kaya pinaka-the-best dyan, magpatulpo na kayo. Yun! Dali, gamitin nyo na ang lahat ng collection ninyo kasi sa tulpo talagang hihimayin yan. Di ba? Ikaw pwede mag... Totoo yung mga kaibigan. Alam natin ang tulpo, mga kaibigan. Patas yan, mga kaibigan. Wala yung kinikilingan. Di ba? Kikiling lang yan kung saan na yung mas maraming ano, kung saan na yung mas maraming ebidensya na matibay. Tsaka, depende rin yan sa mga netizen, mga kaibigan. Doon kikiling si Rapi Tulpo, mga kaibigan. Pero ito mga ito, pag nagpatulpo ito, mga kaibigan, ang daming lalabas yan. Ano ko, yan ang mga hudas yan, mga star. Kawawa kayo. Palakas dyan, magpa, kahit may kakilala ka. Tama, okay. Tama yan. Lalabas ang katotohanan dyan. I agree with that. Diba? Lalo na kung marami kang ebidensya. Tapos, sisikat bigla yung FFCI worldwide mga kaibigan, ano? 19.8 million Filipinos around the world mga kaibigan, lahat mai-involve dito mga kaibigan sa usaping ito. Napakaano niya mga kaibigan, talagang balitaktakan, pakitaan ng mga ebidensya mga kaibigan ng pagtulong ng nagawa sa sambayan ng Pilipino mga kaibigan. Anong itatapat nito mga to, ha? Wala. Diba, nagmamalinis ka na ng trauma yung anak mo. Yun. Samantalang nagmamalinis ka, inay, lawlaw na na-trauma yung anak mo, di ba?
Alam nyo naman natin mga kaibigan, ang YouTube, ang anak mo minor de edad, 'di ba? Kailangan niya ng ano, ng parental guidance, 'di ba? Alam mo naman ang mga video na aming ina-upload is nakasulat doon. These videos is not meant for kids, 'di ba? O doon sa mga minor de edad, malinaw na malinaw 'yan, 'di ba? Bakit mo pinahayaan na ano na manood? Bakit hinahayaan mo mapakinggan ng anak mo para ano? Ha? Para ano? Gagamitin mo yung anak mo? Responsibilidad mo yung anak mo. Kung ano yung pagkakamaling ginawa ng anak mo sa panonood niyan, is cargo mo yan. Diba? Hindi mo pwedeng gawing excuse yan. Lawlaw. Diba? Bakit mo binibigyan ng cellphone yung minor de edad na yan? O bakit kinakailangan makapanood yan ng ganyan? Makapakinig ng mga ganito, di ba? Ang videos namin is not meant for kids, di ba? Bakit napupuntahan ng mga bata yan? Di ba? Dahil sa kapabayaan mo, lawlaw ka. Ikaw ang gumagawa sa loob nga lang ng bahay niyo, makapagmura kayo. Yeah, tama yan. Di ba? Marami tayong video niyan, mga kaibigan. Makalingaw-ngaw eh. Oh, ngayon magdadrama kayo na kesyo may papapatay sa inyo, may gaganito. Oh, huwag kayong mag-ano. Huwag kayong gumawa ng mga kwento na wala naman kayong basihan. Puro kwento lang na ganyan. Pero ako nanghihibok ng ano, ng maniniwala sa kanila kasi yung pag-aaklas nila mga kaibigan, yung paghiwalay nila sa 100, isa lang yata o isa't kalahati lang yung sumama sa kanila. Eh, kakahiya. Nawala kayong pakibaya. Diba? Puro kayo hearsay, puro kayo chismis eh. Oh. Tawag dyan sis, puro wento, wala namang kwenta. Oo, totoo. Diba? Kasi kung may kwenta, ang lahat ng kwenta ninyo, dapat tiklop na ako sa inyo. Talaga, totoo yan mga kaibigan. Diba? Dapat nakatahimik na lang ako, hindi ko kayo Yun. Excuse me. Totoo yun mga kaibigan, kung may mga kwenta yung kanilang mga inilalathala sa kanilang mga channel kuno mga kaibigan. Di ba? Kung makatotohanan ng kanilang ipinalalathala, eh di sana. Nasa kanila lahat ng simpatya ng tao mga kaibigan, wala sa atin. Di ba? Pero hindi. Kitang-kita sa kanila yung pagta-traidor. Kasi paano ka ba naman maniniwala mga kaibigan? Traidor, ahas, walang utang na loob, di ba? Mapanggamit ng mga tao. Paniniwalaan mo ba yung mga ganitong klase ng hilatsa ng pagkatao? Diba? Oh, lalo na yung mga sumama pa dito mga kaibigan. Eh, sino pa maniniwala dito? Eh, isang bulong lang ni Judas, si tangay-tangay na mga kaibigan. Diba? Oh. Nakatulan. Kaso hindi eh. Kailangan mo magsalita. Tama. Kasi ang bobogo ninyo eh. Sabi sa inyo, ang tataas ng pinag-aaralan ninyo, pero yung utak ninyo, wala. Wala. Wala talaga. Kaya ayoko na kumain ng ano. Kumain kayo ng Tagaytay ha. Maraming utak doon. Ng baka. Magbula naman. Yes. Ayo. Ang sisyo mga kaibigan. Naalala ko yung Tagaytay mga kaibigan. Kasi nung araw, namamasada ako dyan sa ano, sa mahugan ni mga kaibigan. Kilala ko dyan sa mahugan ni mga kaibigan. Nung mga tricycle driver dyan. Lalo na yung may mga edad-edad na ngayon ng mga tricycle driver dyan. Kilala ko dyan mga kaibigan sa Tagaytay na yan. Eh siyempre, diyan kami nakaano, siyempre yung mga customer namin, yung mga may-ari ng tindahan, mga kaibigan, 'di ba? Minsan yung pag may mga konting natitira, mga sabaw-sabaw, mga ano, mga bulalo, mga buto-buto na natitira. Tapos sawa kami diyan mga kaibigan, binibigyan kami ng ano niyan, yung mga tira-tira na ano, yung kunyari sa isang kaldero ng ganyan, kaunti na lang yung natira, napapalitan na nila. Pamimigay sabi niya, higop-higop kami mga kaibigan nung araw diyan, sarap ng ang sarap nung samahan namin dyan sa ano, sa Tagaytay mga kaibigan, dyan sa Mahogany Market. Talagang ano, mabuhay kayo lahat, mga sir. Ayun eh. Diba? Ang layo naman sa Tagaytay. Oo. Para legit. Yung bulalo. Yes. Diba? Sip-sipin ninyo yung utak nang magkaroon kayo ng laman. Puro kayo wento. Wala. Kala naman kwenta. Kala naman kwenta. Diba? Ah, totoo. Diba, naniniwala sila sa chismis ilawlaw. Kasi kaya ba nga lang, basag na nga kayo eh. Eh diba, kung sisiguddahan pa namin, di lalo na kinadurog. Lak na ng patuting. At MCM.
Pero asas ah, tira mo lamang. Kahit hindi tayo talaga magsilita, pagpapitignan mo mga bawat cheesy ng ating mga chapters, nararamdaman mo yung talagang bugso ng pagtanggol na laki FLM, grabe, sobra. Yes, mga kaibigan. Alam niya ng mga kapwa ko na nasa FFCI groups, mga kaibigan, na yun talagang yung ating pagtatanggol at pagmamahal sa isang Francis Leo Antonio Marcos ay nag-uumapaw talaga sa mga FFCI groups, mga kaibigan. Totoo yan. Talaga ano, witness ako dyan, mga kaibigan, kung gaano kamahal ng sambayan ng Pilipino ang ating pandemic hero na si Francis Leo Antonio Marcos. True. Ah, masyado nag ano eh. Tapos meron pa diyan nagsasabi, eh dapat kasi hindi kinalaban. Dapat hindi niyo inaway yung si Mary Ann para hindi. Eh sino ka ba, lawlaw? Ano ba yung lakad mo? Ano ba yung ano mo? Eh inexpose mo nga na ano eh, isang Elizabeth Oropesa naghihirap na. Inexpose mo nga, pinahiya mo nga sa sambayan ng Pilipino ang isang Elizabeth Oropesa na naghihirap na, na yung painting niya na pilit niyang ibinibenta kay Apulakay, eh gusto niyang pabayaran na ano, eh pabayaran mo talaga, ibalik mo yung painting dyan, o oh, diba? Wawa naman, pinahiya ka ni inay. Hii, naku, yan ang lakad niya. Wala yung pakialam kung mapahiya ka o ano, basta meron lang siyang mailabas na konting ano, na akala nila may matatangay silang mga tao, pero wala, walang kwenta, waipik. Ang lumabas pa nakahiya-hiya dito ay isang ano, Oropesa, mga kaibigan. Ang lumabas nakahiya-hiya dito, mga kaibigan, wala na palang pera, o diba, panay na ang paranig sa kanya, ayuda lang pala yung katapat nito para ganito ganyan, o diba, nanak ng patuting. Hindi ano, bakit sino ba si Mary Ann? Ha? Si David Ilagan nga eh. Oh, basta mga ano talaga eh, no? Yes, character assassination. Mm-hmm. Oh, tsaka yung pagbibigay ng ayuda ni, ano, ni... Ang tawag dyan? Ni Lawlaw. Ni Lawlaw. Yung pagbibigay ng ayuda niya, tapos basta i-share yung mga kasamaan na mga video-video nila laban kay Boss FLM. Di ba napakahayo? No? Ano yung mga desperate move na yun? Wala nang may ano eh. Naghahanap lang ng mga tao na ano eh, na medyo ganito ganyan ang sitwasyon, tapos ipalalabas nila, gagawa nila ng magandang ano, portray na na ganito ganyan. Puntak ng patuting, mabibilog nyo ba ulo namin, mga FLM solid supporter? Hindi nyo mabibilog yung mga ulo namin dahil isang taon nang bilog ang ulo namin sa mga kalokohan ninyo, di ba? Ngayon lang na babalatan kayo ng buhay. Ngayon lang lumalabas talaga yung mga likaw ng mga bitukan ninyo, mga tinamaan kayo ng ewan. Ang kapalit, subscribe at ayuda. Di ba ko? Ayuda. Ba't hindi ka mag-ano na ilawlaw, lawlaw, lawlaw? Ba't hindi mo buksan yung comment section dun sa ano mo, kasi mababasa nung mga nag-subscribe sa'yo na ano, na subscriber din nung mga ibang YouTuber. Mababaratan, malalaman yung tunay mong kulay. Hindi ba pa rin yung iwas mo na ano, di ba? Ayaw mong mabasa. Pero imposible hindi malalathala to. Naku, ng patuting, lalo na kung makakarating tayo kay Sir Rapi Tulpo, mga kaibigan. Talagang ano to, nationwide. Talaga na ang makakaalam nito. Buta dadagundong lalo yung mga supporter dito, mga kaibigan. Baka yung 1,000,000 mahigit na supporter natin na natin kay Apo Francis Leo Antonio Marcos, eh maglabasan lahat ito, mga kaibigan, lalo na siyempre nasa tulpo, mga kaibigan, talagang maglalabasan lahat ito mga keyboard warriors sa ating mga kaibigan. Talaga hindi nila naiisip yung kanilang ginagawa, kaya nga talaga ano eh, inihintay natin matulpo. Tupal? Wala eh, hanggang dyan na lang ang kaya nila magpakalat ng mga masasamang imahe, di ba? Laban kay Boss FLM. Yan lang. Mahihirapan kayong pasamain ang imahe ng isang bayani, 'di ba? Hindi yan hindi matatakpan yung ano, kabayanihang ginawa ni Francis Leo Antonio Marcos noong panahon ng pandemic at hanggang sa mga oras na 'to. Hindi yan matatakpan ng mga pambe-brainwash ninyo, ng mga kasinungalingan ninyo. Hindi yan matatapatan, hindi yan uubra, sinasabi ko na. Ay,
ang inilang gawin eh. Wala na silang kaya gawin eh. Di ba? Mm-hmm. That's true. Naman. Ay, taka mo na sis. Hindi ko, actually, hindi ko siya kinala. I-shoutout ko lang. Daisy Lovers, shoutout! Daisy Lovers, naubod ng tanga, eng, eng, ob, ob. Yung comment, na comment na po ay, tinitingnan po daw po kung alin ang malalaking account sa FMCI online registration. Napakatanga mga kaibigan. Yan yung mga ano eh. Yan yung mga recruit nila ngak-ngak Pablo mga kaibigan. Yung mga ganyang klase ng pag-uutak mga kaibigan. Yan yung mga nare-recruit nito nila ngak-ngak Pablo, nila Jokla Jojo, nitong mga Blaster Trio, nito nila Mighty Manong, nila Don Roberto. Yan yung mga nare-recruit nila mga kaibigan. Yung mga ob-ob din katulad nila. Ang liwa-liwanag doon mga kaibigan eh. Ano lang yung form lang yun. Kung sino ka, ano ka, ganyan, solid supporter ka, yun lang. May sinasabi pa mga bank account, anak ng patuting. Labo talaga. Hindi ko na-expect na pag malaki pa lang FB accounts mo, mayaman ka na pala. Ay, naku. Yung sa ano natin, hindi, yung ano ang tawag dyan, yung, ano natin, ang tawag dyan, yung sa, si Sarah ang tawag dyan. Form, yung ano, yung fill up form. Online registration form. Online registration po natin, hindi po natin makikita dyan yung bank account. Ay, isang pa nga, nalag-comment, yun din. Ano naman kinalaman ng bank account ng isang tao doon sa online registration, mga kaibigan? Bumibili ba tayo ng produkto dito, mga kaibigan? Hindi ba tayo bumibili ng produkto dito? Tayo, nagre-register tayo dyan, nag-fill out tayo ng form to show our support to our pandemic hero, Francis Leo Antonio Marcos. Yun lang yun, mga kaibigan. Kung ano-ano naman ang gagawin nito panghihimok, di ba? Para, uy, yung iba, uy, hindi. Yung mga kapwa nila, may makikita yung mga utak. Eh, kala nila, madadala nila yung iba na ano. Madadala nila yung mga makikita nila yung utak. Pero yung mga taong bukas ang pag-iisip, may matang nakakakita sa mga nangyayari, at may puso nakakaramdam ng katotohanan. Eh, hindi nyo maiisahan. Hindi nyo kami madidenggoy. Sinasabi niya na makikita daw doon yung bank account ng mga tao. Gugo! Oh, guy. Makikita doon yung bank account ng mga tao. Magpakita ka nga ng isang tao na nagpakita doon ng bank account. Magpakita ka nga. Hindi ka ba naman saksakan ng ewang ko ba? Nakapag-aral ka ba o ano? Eh, ako hindi ako nakapag-aral pero hindi ko nakikita yung sinasabi mo eh. Napakalabo eh. Ano mo yung utak mo pang lawlaw talaga? True, lalo. Utak lawlaw ka eh. Hindi mo makikita doon yung bank account kasi wala namang account number doon. Pangalan lang yun. Tama. Diba? Ano huhulaan? FB account. May FB account. Facebook account, yun, siyempre. Yun. Oo, yun. No, normal lang yun, mga kaibigan. I talk to these people, it's all about facts and logic. Susana po, bigyan niyo. Hello. Hindi ko. Yun, kasi ang feeling nila, matatalino sila mga kaibigan. Pero, ang tingin ko sa kanila mga kaibigan, eh, isa lamang sila yung mga taong walang dignidad, walang mga prinsipyo, walang paninindigan. Mga Judas, Barabas, Estas, ahas lang ang tingin ko sa mga taong yan mga kaibigan. Sabi nga ni Jam noon, aba, 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 aba. Yung lang nakaya ninyong palindigan yan. Yung pag-e-expose ninyo sa mga tao. Diba? Hindi kami apektado. Yung mga ini-expose-expose nyo, hindi kami apektado. Hindi kami apektado nyo kasi ang main purpose lang ninyo dyan sa mga expose ninyo isiraan lang ang pandemic hero. Which is hindi kami papayag. Sa mga bagay na yan, eh, masisira ang isang pandemic hero. No. Sa mga ginagawa niyong yan, lalong nakikilala ang pandemic hero at lalong minamahal ng masang Pilipino ang pandemic hero. Yan ang katotohanan dyan, mga kaibigan, na hindi nila matanggap na sa bawat expose nila, eh, mas lalong dumadami ang sumusuporta sa isang Francis Leo Antonio Marcos. May mga milyonaryo at mga bilyonaryo pa kayo na dinadawin. Yun! Aba, lahat yan may kwento. Sino kaya itong mga milyonaryo, bilyonaryo na mga dinadawin na to? Eh lahat yan may kwento, may mga papeles yan.
Wala pa naman kasing eleksyon eh. Pagdating ng eleksyon mga kaibigan, diyan na magkakalabasan yung mga kaibigan. Yan ang mga bala na siya sinasabi na ano, na mga bala ng FLM family, di ba? Laban dito sa mga trapo na ito. Sa politika, maghahangad ka pa ng ano ha, mataas na posisyon, na patay ka ngayon, babalatan ka namin kasama nitong mga ahas mong magiging mga vlogger. Ito, lahat yan may kasulatan. Yes, sige, that's true. Sige, buhayin ninyo ng buhayin. Tignan natin, di ba? Kung sino ang magbabayad ng malaking ano, danyos. Yes, that's true. Ayaw, mga kaibigan. Ang dami nilang dinadamay na ng mga tao, mga kaibigan eh. Pero itong mga dinadamay nila ng tao, babalik lahat sa kanila itong mga kaibigan. Kasiraan nila ito, mga kaibigan. Hindi ito kasiraan ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Pakatandaan natin yung mga kaibigan. Tuloy pa nga natin. Balikan na yung lawyer ni Laulaw. Mukhang may violation sa client counsel confidentiality rule. Wah, sigurado yan mga kaibigan. Makakaligtas ba yan sa mga tikas ng mga abogado natin ngayon mga kaibigan, di ba? May mga ilang abogado na nga mga kaibigan na napangalanan, di ba? Puta, hindi ba kayo kilabutan doon sa klase ng mga abogado na ito mga kaibigan? Puta, lahat kayo dito swak sa balde, sigurado kayo. Sigurado ko dyan. Nilawlaw, mukhang may violation sa client. Yung abogado nito mga kaibigan nilawlaw eh. Ano lang ito, kumbaga ano ito eh. Yung mga, yung wala talaga mga say. Yung nakapasang-awa man lang siguro man sa ano, sa barek sa mga kaibigan. Tapos, hindi man lang makakuha ng mga talagang mga, yung mga dekalibring mga kliyente mga kaibigan. Wala, walang say. Kumbaga, ano lang, kumbaga perma-perma lang ng ano, nang yung mga nagpapanotaryo, mga ganun lang yung mga karakas ng mga abogadong nakapaligid dito kay Laulaw, mga kaibigan, yun lang yung mga ka-label niya. Client counsel confidentiality rule. Yun. Diba? Nako. Huwag po kayo mag-aano ha? Maglalagay ng FB friends kasi makikita po dyan kung gaano kalaki ang bank account nyo. Recruit ito nila ngak-ngak Pablo mga kaibigan. Isa mo kung gaano katanga yung mga nire-recruit nila mga kaibigan. Magpapaano lang mga dinajakitan pa nila mga kaibigan. O, official to. Basta tanga na ganito. Atin yan. Wala lang. Mga napaparang mga yun totoo. Wala na, paranoid na kayo. Hindi na kayo nakakatulog. No? Totoo. Nang masarap. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Hanggang umaga, pa-morningan din kayong nakala. Pa-morning. Eh, siyempre, nagkakabol mga kaibigan eh. Wala nang kikitain yung mga ibang kaibigan, bakundi yung maghahabol na live. Punta, nagkakalubog-lubog na nga yung mata ng ngak-ngak mga kaibigan para lang ano eh. Kailangan nyo mag-ano ng mahabang-mahaba mga kaibigan kasi ilan na lang yung nagsusuper chat mga kaibigan. May mga nagsusuper chat natin na natauhan ng mga kaibigan, ayaw na rin. Ay, di ba wala na paranoid na eh. Talaga. Talaga, sinamit. May amoy putok, amoy barel, nagpaputok. Amoy barel. Paranoid nga mga kaibigan eh. Amoy ano daw? Amoy putok daw ng baril. Pupunta ka sa korte eh. Amoy putok ng baril eh. Yung ganun eh. Putang sasabihin ng baril. Ano may putok ng baril? Baril? Ha? Kailan pa nagkaroon ng amoy yung ano? Yung ano tawag dyan? Nag-iipon sila ngayon ng ebidensya na kunyari. Naamoy niya baril. Malansa yung pala baktol niya na amoy niya, 'di ba? Mary Ann Laulaw. Sobrang ilapataas yung kilikili mo kaibigan. Naamoy niya yung ano niya. Amoy baril daw yung putok pala nito, mga kaibigan. Amoy putok ng baril. Pupunta ka sa police station. Amoy putok ng baril. Baka sampalin ka pa ng police. Dali, takbuhin mo sa labas.
Tingnan mo. Amay putok ng baril. Pero Vic, ano yun, Seth? Bakit may ganong ano? May at ganong aligaga? Anong problema? Ewan ko sana yung mga, hindi nga. Paranoid na hilaw-law. Sigurado daw siya na amoy baril daw, amoy putok ng baril. O di ba paranoid na mga kaibigan, amoy putok ng baril? Punta sa magre-reklamo ka na amoy putok ng baril. Hindi ko ba imagine mga kaibigan? Kung yung investigador eh, amoy putok ng baril eh. Ano ba yun? May narinig ka bang pumutok o may naamoy kang putok ng baril? O ano ba? Parang mapaliwanag yun, anak ng patuting talaga, oo. Pucha! Kung ikaw... Puta! Puta ka nila. Nilalampaso lang namin kayo. Pwede sa kung ano-ano pa rin mga pinagsasabihin nyo. Wala nang mga wenta. Ano yan po? Ang dasay ko sa social media na lang. Sige. Pakinda ha, nagsasabi pa yan. Magpa-firing kami, magpa-firing. Sama ka anak, magpa-firing tayo, magpa-laro. At natatawa na nga lang ako sa'yo. Kasi napakatanga mo. Ang gobo mo. Diba? Magdadrama ka na lang, hindi mo pa ginalingan. Talaga. Eh kasi nga, hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya eh. Meron siyang gustong palabasin na kung anong senaryo, pero dahil ka peke nga mga kaibigan, eh talaga peke hindi yung lalabas sa bunga nga. Tanga. Ay. Ay, naku. Tutok lang yung globo. Naalala mo yun? Oo, oh, naalala ko yan. Yung birthday yata niya yan eh. Birthday ni Daddy. Oh, yun. Tapos, yung lobo nung gabi na naglalive ako doon sa ano sa labas ng bahay. Di ba ang lakas ng tulog ng putok ng lobo, parang putok ng barel. Napagano'n nga ako noon eh. Di ba? Law. Di ba? Law. Wala na kasi law. Buksan mo yung comment section ng YouTube mo. Law. Para malag kaalaman na law. Eh, naku po. Ay, praning na si law. Paano na amoy ang putok ng baril? Oh, nga naman na. Paano mo nga maaamoy mga kaibigan kung nasa loob ka ng bahay tapos may nagpaputok ng baril doon sa loob? Paano mo nga naman maaamoy mga kaibigan? Paano narinig mo na parang may pumutok ng baril? Pero yung maaamoy mo yung putok ng baril, parang ang labo mga kaibigan. Yun, nagagalit na si Lucas. Ayun, narinig natin ang mga... Ayun lang mga kaibigan, yung reaction muna natin ngayon mga kaibigan. Kahit anong ipalabas nitong mga hunghang ahas na itong mga kaibigan, gigibahin natin lang, gigibahin yan. Huwag kayong magkalala dyan mga kaibigan. Talaga, patuloy lang tayo sa pagsuporta sa ating pandemic hero, Francis Leo Antonio Marcos. Walang iba mga kaibigan eh, di ba? Sa tuwing makikita ko itong larawan na ito, pag gising ko sa umaga, makikita ko ito. Tapos sinasaluduhan ko talaga yan mga kaibigan. Talagang I'm proud of Francis Leo Antonio Marcos. Yung heroic act na ginawa niya, lalong-lalo na nung panahon ng pandemya mga kaibigan. Yung paglabas na ito sa EDSA, yung pagtalikod niya sa ibang mga personal niyang ano, obligasyon mga kaibigan, para lamang sagutin o tugunin ang panawagan ng isang presidente, Rodrigo Roa Duterte, during that pandemic time na kung sino yung may mga nakakaluwag dyan, itulungan ng gobyerno. Which is exactly yun ang ginawa ng isang Francis Leo Antonio Marcos na talagang kahanga-hanga. Hindi mababago yan mga kaibigan, hindi magigiba yung paghanga ko sa isang Francis Leo Antonio Marcos. Kahit ano pang sabihin itong mga to, kahit ano pang ipalabas nila, ang maniniwala lang sa kanila ay yung mga katulad nilang ahas at mga sakim. Diba? So yun lang mga kaibigan, patuloy ang pagsuporta natin sa ating pandemic hero. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos. Agbyag ka, Apolakay. Maraming salamat din pala doon sa mga nag-subscribe kay Lolo Miguel. Araw-araw nadadagdagan mga kaibigan ng 20, 30 ng mga subscriber mga kaibigan. Puro FLM family yung nadadagdag mga kaibigan. Talaga, wala akong masabi kundi thank you. Bow. Utang na loob ko sa inyo lahat ito. Lalong-lalo na kay Francis Leo Antonio Marcos. Agbyag ka, Apolakay.